kabugis, kung kabug ka, kabugin mo na. So ngayon nga magbe-bake tayo ng isang bread. Ito nga ay ang ube cream cheese. So itatry natin i-bake ang ube cream cheese dahil nagkikrave ako ng cream cheese. So tama na ang kuda, simulan natin mag-bake ng ube cream cheese. So mga kabugis, let's start cooking. So mag-start na tayong gumawa ng ating ube cream cheese roll. So ang una natin gagawin, meron tayo ditong milk, ang ating warm milk. So lagyan natin ang ating yeast. Haluin lang natin. So after natin mahalo, maghintay lang tayo ng 10 minutes para mabuhay yung ating yeast. Ayan, hintay natin mag-bloom. So after 10 minutes, eto na nga ang ating yeast na may milk. So nag-bloom na siya. So ilalagay natin to sa ating mixing bowl. Meron ako ditong mixing bowl. Ilagay natin ang ating butter. White sugar. Salt. At ang ating egg. So, haluin lang natin to, mga kabugis. So, i-mix lang natin ng maayos. After natin mahalo, ilagay natin ang ating flour. So kung mapapansin nyo mga kabugis, hindi natin siya masyadong minasa yung ating dough. So ang gagawin lang natin ngayon dito is i-rest lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Takpan natin siya ng ating cloth. Cream cheese, ubelicious makapuno, butter. Ito na ating ingredients na gagamitin para sa ating filling. So mga kabugis, gagawa tayo ng ating filling ng ating ube cream cheese roll. So ilagay natin ang ubelicious. At ilalagay natin ngayon ang ating cream cheese. So napakasimple lang ng paggawa ng ating filling. Para tumingkad ang kulay ng ating ube, maglalagay tayo ng food color na color blue. After 10 minutes, ayan, eto na ang ating dough. So, ganito ang itsura niya mga kabugis. At tapos na rin natin lutuin ang ating filling na ube with cream cheese. At ngayon, simulan na natin mag portion ng ating ube roll. So maglagay tayo ng flour para hindi dumikit yung ating dough. So ayan. So ganito itsura niya na nag-shape tayo ng rectangular mga kabugis. So ang una natin lalagay, maglagay tayo ng ating butter. So makikita nyo, meron ako ditong ube cream cheese mixture natin na ginawa kanina. So ganito yung consistency niya mga kabugis. So ilalagay na natin siya. So after nito, na ilagay na natin, na-spread na natin ang ating ube cream cheese.
Ngayon naman is ipo-fold na natin. So, ito na ang ating ube cheese roll. Ayan, kung makikita nyo. So, sinama ko yung maliliit, yung mga nasa dulo. Ayan. So, napakaganda mga kabugis. Ibe-bake lang natin to ng 15 minutes. At after nito, tikiman time! Bake ng ating ube cream cheese roll. Ayan. So, excited ako pakita sa inyo. Ito na ang aking napakasarap na ube cream cheese roll. Ayan. So, ito na. So, titikman na natin. So, meron ako ditong hot chocolate. Ayan. So, hapon na po dito at maulan. Ayan. Kaya hindi ganun kaganda ang sikat ng araw kasi nga po, kauulan lang katatapos lang ng ulan. So, titikman na natin ang ating ube cream cheese roll. Ayan. So, kuha tayo ng isa. So, yung pinang-toppings ko po dito, hindi ko na nilagay. Ito po is cream cheese at sugar at butter lang po ito. At nilagyan ko pala ng evaporated milk, yung pinang-toppings natin. Grabe. Sobrang dinamnam, lasang-lasa yung cheese. Grabe yung lasa ng cheese at cream cheese talagang iba po. Iba yung lasa, sobrang dinamnam. Ito. Ang sarap, sobrang lambot. Sobrang lambot ng ating dough, ito. At lasang-lasa yung cream cheese natin. Yeah. Bagay na bagay ito sa kape, sa mga hot chocolate. Matamis na lang ating ube na kapuno. Para sa akin, pwede siyang dessert kasi matamis po siya mga kabugis. Kasi yung ube mga puno, matamis. Pero lasang-lasa yung cream cheese natin. So, titimpa tayo ng isa. Ito. May pagka-messy nga lang kainin din po. So, messy siyang kainin kasi nga nilagyan natin ng cream cheese sa ibabaw. Pero sobrang linamnam. Sobrang lasa talaga. Ng aking cream cheese. At lasang-lasa yung butter. At nakalimutan ko mag-thumbnail mga kabugis. Sobrang excited ko. Sobrang excited ko magtikim. Magtikim ng ating ube cream cheese. So, nakalimutan ko mag-thumbnail.
So, ito na lang. Hawakan ko na lang siya. Tapos, itatumbling natin siya. Ayan, sobrang sarap mga kabugis ng ating ube cream cheese at napakatamis. Kasi matamis po ang ube cream cheese. Siguro kukontian ko lang ang lagay ko next time. Kasi matamis siya. So dahil dyan, dito ko natatapusin ang aking vlog for today. Sana nagustuhan niyo po ang aking binake na ube cream cheese. Ayan, ang aking pong version. Ayan, pinaglaruan ko ang ube cream cheese. So ito po ang kinilabasan. So maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa akin. At kung bago ka sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell button. So maraming salamat po. Bye-bye! At kung may makikita ka pala dyan, ay nakalimutan ko pala. Kung may makikita ka dalawang box dyan, ay huwag mong kalimutan na panoorin after nito. Ayan, yan po ang mga past videos ko. Ayan. Salamat po! Bye-bye!